yun lang naman yun, sinasabi. Sige, sasagutin ko. Sige, close daw kayo kay Goldwyn. Kaya ang Becky and Badette ang tinuturing na pinakamagandang pelikula. Nang taon. Nang taon na hindi ng festival. Oh. Ah. Okay. So, sagot ko, officially, yes. Official statement to galing sa akin, di lang presidente ng Idea First. Okay. Friends lang po kami. Okay. I mean, si Goldwyn, like all of the other reviewers, and some reviewers are friends from the press, like si Tito Mario, di ba? Alam niya naman yun. Alam niya naman what my relationship is with the press. So, ako, basta, good or bad, stand namin yan. If people like the film, thank you. If people don't like the film, then opinion naman nila yun eh. Diba? Eh, nagkataon for this one, siguro dahil medyo controversial si Goldwyn. Hello, director. Diba ang dami niyang... ang dami niyang hindi nagugustuhan eh. Ang dami niyang thumbs down. Ako naman parang, okay, sige. It's his fight with whoever the other filmmakers are. Meron naman kami mga pelikulang hindi niya nagustuhan. Or parang maganda review pero ganito lang ang score. Ganyan. Opinion yan eh. Diba? So, ako, thank you. Pag maganda ang review, thank you. Share natin. Pero pag hindi maganda ang review, huwag natin palata. Diba? Yung kanya-kanya na yan. Now, if people have people believe him in the same way that people believe the other reviewers, they, so be it. Diba magagawa natin doon? Yun yung merkado natin. So, ako yun lang ang stand ko. Parang wala naman akong at alam niya yan, alam naman yung sosya. Diba? Wala kayong personal attachment with... Oo, wala naman kami. Hindi ko nga masabing him or her. Hindi ko pa siya kilala. Ah, di ba kilala? Hindi, Although, sa isang premiere night or sa isang preview, sabi nila nandun daw, pero hindi naman ako. Nakilala ko siya, di ba? Misteryoso. Nakilala ko siya, remember, sa isang premiere namin sa Viva. Anyway, pero how important ba yun? The review of ano? Kasi siyempre, nababasa mo naman for sure yung pinupost din ng ibang director na... Hindi, siyempre kasi sa mga review, siyempre you hope na maganda review sa pelikula mo. Kasi siyempre makakatulong yun sa word of mouth, di ba? Pero hindi mo kontrolado yun. At kung paano man niya gawin, you can only pray na sana, sasabi ko yan sa mga premiere night eh, kung magustuhan niyo, please tell people about it. Kung hindi niyo magustuhan, please be kind. Di ba? Ganun lang naman maihingi mo. Pero if it's a free country, so it's their choice kung paano nila i-review yung pelikula mo. At kung hindi nila magustuhan at hindi maganda yung pamamaraan nila na pag-criticize, I mean, wag lang maging libeloser. Ano, di ba? Wala ka na rin magagawa doon. So, sana lang talaga the reviewers also appreciate na masakit sa filmmakers. Oo, if they don't like something. Wala namang gumagawa. Blood, sweat, and tears, and money yung... At saka wala namang nagsimula na gagawa ako ng pangit na pelikula. Diba? Gagawa siya ng pelikula as best he or she could. So, masakit lagi pag makarinig ka ng even a bad review, let alone a review na scathing at maraming masamang sinasabi. So, yun lang sana talaga, maging mas kind ng mga reviewers, but it's not within our power to tell them how to do their job. Diba? At the same way, it's not within their power to tell us how to do our job. Pwede tayo mag-ingay all we want, pero ganun lang yun. Pero bakit sa tingin mo... Gahaba ng interview na to. Bakit sa tingin mo, yun ang nagustuhan, ang Becky and Badette, ang nagustuhan niyang pelikula for 2023, ah. Alam mo, hindi ko alam. I think, hindi ko naman tinanong sa kanya, bakit kami, go? Maybe because na-expect niya and a few other people na it's a comedy, light lang, hindi siya profound. Eh, meron talagang built-in message. Alam mo na mga pelikula namin, di ba? Meron talaga. So, nung nakita niya yon, nangyari yon, nagulat siguro siya, pleasantly surprised, that meron palang gustong sabihin yung pelikula. Okay. And, like most of our films, hindi kami isang statement lang kasi maraming layers. So, siguro nag-resonate sa kanya yon. Yes. And syempre, ginanda naman namin pagkakagawa. So, I guess, appreciate na yun. So, thank you. Pero diba? Nakarinig ka rin ng negative review. Yeah, oo. Any reaction? Pag gano'n naman, negative ng... Sabi nila parang, ito yung pinaka-worst na movie ni Jun Lana. Na ang daming magandang pelikula ni Jun Lana dati. Yung mga ganang-ganang. Wala, kasi, I mean, syempre, kami-kami mag-uusap na sobra naman to. Parang asiptaban, ganyan. Pero, sabi na lang yun. Yung hindi namin ipopost publicly. Unless there's anything
na medyo kunyari below the belt na sasabihin, siguro magre-react kami. Pero in all of our films, never pa ako nag-react. Kasi, yun nga, si Jun naman nagturo sa amin nun eh. Si Jun naman kasi pinaka, kasi siya pinakasanay sa amin. Talaga niya nag-direct eh. So, sabi niya talaga, pag gumawa ka ng pelikula, dilabas mo, wala ka ng control kung paano magre-react ang tao. Depende sa taste na yun ng ano. Oo, at saka, even if, kaya pag hindi na nanalo, sabi niya, ganun talaga. Depende yan sa makeup ng jury. Oh, kung yung jury nagkataon na gusto yung type ng pelikula mo, swerte mo. Pero kung hindi, magkakahanap ka ng jury na baka naman gusto yung pelikula. So nag-expect ka ba ng maraming awards for Becky and Badette nung hindi, December alam mo, 27? Alam ko that we have a handicap kasi comedy kami. Mm-hmm. Na normally, ang impression ng tao pag comedy, fun-fun lang yan. Kaya, sa na-celebrate namin, yung nominated kami sa lahat ng category na eligible kami. Wala lang kaming VFX. Kasi dalawang... Sabi ko, maglalagay na ako ng VFX na palaka or anything. Basabi lang na pwede kami sumali. Hindi. So, big deal yun sa amin, ha? The fact na we were nominated in all. Tapos, na sobrang na-appreciate ko yan na production design, editing, diba? Cinematography, for a comedy. Diba? Ang napanalunan nyo, ano, diba? Yung best song. Song, Gender Sensitivity. Yes. Yeah. Kaya, yun. Happy na kami dun. Naagaw nyo daw yung dapat sa ano eh, sa isang movie. Yung gender. Hindi kasi nga, akala ng tao. Basta meron kami, alam mo naman, hindi ko lang. Parang ba? Diba? Oo. May akala ng tao, wala lang. Akala ng tao, yung pinakita sa trailer, yun na yun. Nung pala may... Andun yung... Yung pala meron kami hindi masabi. Oo. Kaya nga may mga criticism na parang Romy and Michelle daw. Sabi, di namin masabi lang. Nasimula lang kasi yun ng story. But yun lang ang kaya namin sabihin kasi masaspoil namin ang sarili namin pelikula. So, yun. Yeah, okay naman. Sige, nakatawa last... lang itong ingan to. Yung controversy. Hindi, kasi syempre, di ba? Actually, marami nang nagre-react because medyo controversial nga si ano. Sinabi sa akin ni Ju, sabi niya, itong review ni Goldwyn, no? Na, parang masiging controversial pa tayo. Sabi ko, gusto mo maging controversial para sa negative? Di ba okay na rin yung magustuhan ka ng tao at naging controversial ka for it? Kesa naman niya pangitan siya at yun ang pinag-uusapan. Oh, sabagay din. Pero last na lang, direct. Hmm. Aside from Becky and Badette, of course, anong best film sa'yo ngayon? 2023 na lang. Huwag ng MMFF kasi baka mapahama ka. Anong mga nagustuhan ko? Siyempre, sa sarili namin, marami kami yung ginawa, diba? You know, well, ano nga bang, ano, for this year? I like A Very Good Girl. Yung? A Very Good Girl. Okay. I actually feel na, hindi ko na tinitingnan yung artistic merit kasi marami namang pelikula sa Cinemalaya, for instance, na maganda. Pero iniisip ko yung parang, yung tapang ng producers to make a movie like that. So, ako, I really appreciate that Star Cinema went into that direction. Na parang, wow, sobrang hindi star to. So, I like that. I appreciated that ito, sa MMFF, na tinayaan ng Jescom yung Gumburza. Okay. I mean, I remember nung ginagawa siya kasi kinala ko yung mga taga-Jescom. Okay. Na problema sila kung saan nire-release, kung paano... mabawiin yung ginastos. Mm-hmm. And nung napanood ko yung pelikula, parang, yeah, it deserved naman na kita siya ng audience. Kasi yung kumikita at hindi kumikita ang pelikula, minsan, ano lang talaga siya, timing eh. Okay. Pero yun nga, sundan ko yan, as producer, ginanahan ka na bang mag-produce base sa naging outcome ng MMFF? Yeah. Sabi ko, itong MMFF, and of course, alam naman natin, rewind, taking a lion's share, the lion's share of the earnings and deservedly so. Pero, it took all 10 movies and it took the MMFF para makonvince ang mga taong pumunta sa cinema. Yes, katulad ngayon may mga tao pa rin. Diba? Yung parang, they went to the cinema ng December 25, then nagustuhan nila yung mga pelikula. Naturally, may ibang pelikula na mas maraming nakakita. Diba? So, and that's okay. Kasi 10 kami. Ang hirap talaga makapagsiksikan sa sinehan ng 10 kayo. But ang importante, sabi ko nga, may taong pumipila. I mean, kumbaga sa analogy na pagtatanim. Meron talagang puno na tutubo, may puno na hindi. Pero importante, mataba yung lupa. Uh-oh. Diba? So, at least hindi desierto yung tinataniman natin.
Tsaka so, lahat naman kahit paano, kumita talaga, di ba? Oh, kahit siguro yung pinakadulo. In these days kasi mga kailangan maging creative rin ng producer kung paano mabawiin yung gastos. So excited ka na for 2024. Lalo, ika-50th ang... Oo naman. Mas ano? Magiging mahigpit daw sila ngayon. At saka mas, syempre, ang taas ng standard, standard eh. Tapos, ang laki. Activity eh. For this year nila, meron silang mga sine-sinkwenta, may mga event-event na gano'n. Oo. Mm-hmm. No, I mean, sana nga the whole year, sana itong, kanyari, magbubukas yung kay Kimolina. Okay. Sana kumita yon, sana kumita yung kay Aka, sana kumita yung kay Donnie. Sana dire-diretso na. Kasi, kung malaki, maliit, basta may taong dumadating. Okay. Diba? Then that will bring us back to where we were before the pandemic. Yun naman ang goal natin. Last na pa. May naisip ka na ba for 2024 na maging entry? Kasi sabi nila, malaking factor din naman na. Dapat sikat yung mga artista. Kaya this year, ang daming na-encourage. Bukod sa magandang mga pelikula, ang daming big stars. Yeah, well, yes and no. Kasi ako, naniniwala ako lagi na importante maganda kwento. Okay. Importante mag-connect ka sa audience. Kasi yes, meron kang Rewind na ang laki ng kinita, di ba? Mm. And of course, Marilyn Dingdong. Pero meron kang Firefly na si Alessandra. And yes, may Dingdong, pero kwento siya ng bata. At pinag-uusapan, not yung artista, because, pero yung kwento. So, may audience na ganun. Which is great, di ba? So, hindi ako... Much as gusto mo na lahat ng pelikula, malaki artista, I think it's also an opportunity na magkwento ka na maganda muna. Tapos, lakihan mo yung casting mo as best you could. So, meron ka na? Meron kami mga pinag-uusapan. Ang question na lang talaga, alin ang mabubuo? Ganoon naman lagi. Ah, okay. So, wala pa. Pati mong, oh, hindi pa kami wala set pang, na. Wala pang artista, ano. Wala pang ganon. Oh, wala pang parang yung frame of mind yung nakafocus na sa 20. Oh, meron kami mga pinag-uusapan na, ito ba? Ito ba yung hindi muna natin gagawin para timing sa MMFS, sasabit pa sa script? But, ano yan? Like Die Beautiful dati. Ayaw. Nag-decide kami para April. Of that year or May of that year. So, ito, itong Becky and Badette, hindi naman kami sure until September, yung, festival, yung submission ng finished film. Kasi minsan, kung hindi handa yung pelikula, hindi mo dapat madalian. Minsan timing talaga eh. Oo, at saka minsan talaga you keep your ear to the ground. Ano ba talaga gusto ng tao? Ayan, thank you.